Bakit? Ito kasi, sisingit lang natin, napakahalaga ko nito mga kapatid, sabagkat huwag nating tatawaran ang katotohanan ito na dapat malaban ng maliwanag ng lahat ng mga Kristiyano kung ano ang iglesia. Yung iba kasi, pag hindi ka nag-aaral ng Biblia, akala mo iglesia yung sekta. Hindi po mga kapatid. Ito dapat maging malinaw. Alam niyo bakit ganito ang salita ko? Sapagkat may mga nakikilala tayo kuminsan at may nakilala na ako na dati ng Kristiyano, maayos ka na sana, nakikinig ka na ng salita ng Diyos, eh naligaw pa ng pananampalataya at nalipat pa doon sa mga grupo na nagsasabi na yung iglesia lamang nila dapat pasukan. Hindi ba natin maintindihan ang iglesia? Siguro kaya naakayo kasi hindi nila naintindihan at nabasa nila, binasa yung John 10:9 kanina, eh hindi na nauunawa ng konteksto. Yung konteksto tungkol sa church, tungkol yun sa relasyon ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga kawan. O dito ang iglesia tinatawag na kawan ng iglesia. Ang kawan, tandaan ninyo mga kapatid, doon sa pag-aaral natin sa John 10, ang kawan, hindi kulungan. So hindi pinapasukan ng kawan. Yung kawan ang ipinapasok doon sa kulungan. Pumili literal natin. Di ba? O ang iglesia ay tinatawag na kawan. Yung kawan, may bakod yan o wala, kawan yan. Kasi yung kawan, walang bakod talaga yan. Kasi yung kawan, grupo ng mga tupa. Kaya may bakod yan o wala. Yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Kasi pag may bakod yan, may pader yan, kulungan na tawag yan, may kawan. Di ba? Literal man o sa spiritual, mga kapatid, ang kawan ay hindi pinapasukan. Grupo ng mga tao yan. Tingnan nyo. Ang iglesia tinawag na kawan sa Biblia. Ito, ginagamit din nila to. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Kausap ni Pablo ang mga elders ng Epeso. Ingatan nyo yung mga kawan. Ang kawan pala, ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. So, yung iingatan yung kawan, yung alagaan, yung iglesia. So, yung kawan, iglesia, yun din yun. Iisa lang yan. Walang pagtatalo lahat ng mga nagtuturo ng Biblia tungkol dyan. Kay false prophet yan, kay bulaang tagapagturo yan, kay tunay na tagapagturo, iisa lang ang intindi po namin dyan na ang kawan talaga ay iglesia. Ibig sabihin, mga kapatid, universal truth yan. Number two, ang iglesia ay ang spiritual na katawan ni Kristo. Ito, wala rin pagtatalo. Universal truth to. Kay false teacher ka, kay hindi, alam ng lahat yan na si Kristo ang ulo. Sabi kasi sa talata, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. So, katawan ni Jesus. Si Jesus ang ulo. Ang iglesia ang katawan. Eh, ano ngayon yung iglesia? Ang iglesia, ililigtas ni Kristo. Lahat din, nagkakaisa tungkol dyan. Nagkakaroon lang ng pagtatalo. Yung mga false teacher, sinasabi, pumasok ka sa iglesia. Yung mga hindi false teacher, sang-ayon sa Biblia, eh hindi naman napapasukan ang iglesia. Tingnan nyo. Pero mamaya yun, dito muna. Ito kasi ang, ano nila, ang bigat kasi rito eh. Kaya ito yung isa sa mga panliligaw nila. Pero tama naman, ang iglesia ang liligtas ni Kristo. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Iglesia ang iligtas ni Kristo. Ngayon, ito mga kapatid. Sa ibang katuroan ng Biblia, sa maraming katuroan ng Biblia, paano ka maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya yung iglesia, yan yung mga mananampalataya kay Kristo. Yun ang konklusyon dyan. Ano ang katibayan? Paano tayo nag-arrive? Bukod doon sa mga talata, kasi kaligtasan ang pinag-uusapan. Si Kristo daw ang tagapagligtas ng iglesia. Yan pala sa talata. Kapag hindi tayo aalis dyan, si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Pumunta ka sa John 3:16. Sapagkat gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At sa maraming talata na nababasa natin, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa mga katid, yung mga mananampalataya kay Kristo, ililigtas ni Kristo. Sa mga katid, yung mga mananampalataya kay Kristo, sila yung iglesia. Pero baka hindi kontento yung mga ano rin, yung mga critical, ika nga. Paano natin nasabi na yung iglesia ay siya nga yung mga mananampalataya kay Kristo? Nasabi diyan, ang iglesia ay ang mga lalaki at babae
na sumasampalataya kay Kristo. Ito ang ebidensya. Gamitin na natin yung pinakamagaang na salita ng Tagalog, Revised Tagalog Popular Version. Kasang-ayon si Saulo sa pagpatay kay Esteban, nang araw na yon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. So may iglesia. Inusig doon sa Jerusalem. Yung iglesia nasa Jerusalem. So nagkaroon ng pag-uusig doon. Mahigpit na pag-uusig. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Ano nangyari pagkatapos dahil sa pag-uusig? Ang sabi raw, maliban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya napunta sa iba't ibang lugar. Nabulabog yung mga mananampalataya nung usigin ang iglesia. At si Saulo, nabanggit yan, si Apostol Pablo yan, yan ang pangalan niya nung hindi pa siya sumasampalataya kay Kristo. Nanguna siya sa pag-uusin. Talon tayo ng verse, sa verse 3. Samantalang sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinibilanggo maging lalaki man o babae. Paano inusig ni Saulo ang iglesia? Ibinibilanggo yung mga mananampalataya. Sino mga mananampalataya yan? Mga lalaki at mga babae. Kaya nasabi natin, ang iglesia ay ang mga lalaki at mga babae na sumasampalataya kay Kristo. Tiyakin pa natin, chapter 8 yan. Pagkalipas ng maraming kapitulo, pagdating sa chapter 26, may higit 14, halos 20 taon na ang nakakaraan, no? Ikinuwento ni Pablo yung pangyayari yan doon sa harapan ng hukuman ni Agripa. Bahagi ng kanyang kwento na tumumbok doon sa pangyayari sa Jerusalem noong araw, nung usigin niya yung mga mananampalataya roon, at sabi niya, at ganun nga ang ginawa ko sa Jerusalem, maraming Kristiyano ang aking ipinabalanggo batay sa kapangyarihan binigay sa akin ng mga punong pare ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol na kamatayan sa kanila. O sino mga mananampalataya yun? Na tinatawag na iglesia na inusig doon sa Jerusalem? Mga Kristiyano. Ano ba yung Kristiyano? Mga mananampalataya kay Kristo. Kaya yung mga mananampalataya, yan ang tinatawag na iglesia. Kaya sinabi sa Epeso kanina, ililigtas, tagapagligtas nila ay si Kristo. Yun ang iglesia, huwag kayong papadaya mga kapatid. Sa makatid, ang iglesia ay hindi pinapasukan para maligtas. Para maligtas tayo, pumasok tayo sa pamamagitan ni Jesus. Alam niyo sa Tagalog ang Biblia, lumang Tagalog, diretso sinabi, ako ang pintuan ng sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Kaya kung batay sa Tagalog ang Biblia, ang papasukan natin si Kristo, hindi iglesia. So nakita niyo, no? At sabi pa rito, papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Pagpapala yan eh, yung makatagpo ka ng pastulan. Ibig sabihin, nasa loob ka ng kulungan o nasa labas ka, merong pastulan na nakalaan sa iyo ang Panginoon. Sapagkat siya ang iyong pastol. Hindi kanya pababayaan.